Formal na inilunsad ng Philippine National Police ang implementasyon ng COMELEC gun ban sa buong bansa. Batay sa isinasaad ng Omnibus Election Code, 150 days ang nakatakdang panahon para sa gun ban na nagsimula na kahapon ng madaling araw. Sa lalawigan ng Rizal, pinangunahan ni CALABARZON Regional Director Police Brigadier General Eliseo DC CRUZ, si Rizal Provincial Director Police Colonel Dominic L Bacay at Regional Director ng COMELEC Atty. Maria Juana Valesa ang formal na paglulunsad ng checkpoint sa Cainta Rizal. Kasama rin si Police Lieutenant Herald Medrano. Sa pahayag ni Atty. Maria Juana Valesa, ang mga mapapatunayang lalabag sa COMELEC Resolution No. 10695 ay maaaring makulong ng hindi higit sa 6 taon, pagkakadiskwalipika sa mga empleyado ng gobyerno, pagkakait na makaboto at pagkansila upang makakuha ng permit sa lisensya ng kanilang mga baril. Batay naman sa kutusan ni General Cruz, 24/7 ang kanilang isasagawang checkpoint sa bawat bayan sa buong nasasakupan ng CALABARZON Region. 24/7 ang ikakantap nating checkpoint sa mga piling lugar. Huwag matitip, palipat-lipat. Depende sa mapipili natin mga lugar for beauty approval. Ito sa pagpilihan pa po ng ibang sa COMELEC checkpoint. Mga bayan ng Angono, Teresa at Morong Rizal, naaktuhan pa ng RJ News Team ang aktibong implementasyon ng mga kagawad ng PNP. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Police Lieutenant Jun Gonzalez, team leader ng Morong MPS, target ng kanilang checkpoint sa mga loose firearms at iba pang mga samang elemento na posibleng sangkot sa iba't ibang uri ng kriminalidad. So ano sir yung mga target po ng ating operasyon? Sa COMELEC checkpoint, priority daw ay mga loose firearms. Pinababawalan kasi mga individual na hindi atarasado magdala ng baril. Humingi rin si Gonzales ang pumanin sa mga motorista at tanawagin ito na makiisa na lamang sa pulisan upang hindi na masyadong maabala. Mga drivers, makikipag-operate na lang para madali ang ating operation. Ang pagkilos na ito ng Commission on Election at ang Philippine National Police ay upang tiyakin ang honest, orderly at peaceful election sa darating na May 9, 2022. Ako naman si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Teleradyo Bandido TV. Report ni Felix Tambong ko.